Yan ho ay ano, yan ho ay lugar na napakamakasalanan. Ating guest ngayon na si Oren na taga Bagong Silang, Caloocan sa Pilipinas. Pero dito sa Canada, North York. North York, okay. At sa pagpunta ko dito, okay, binigyan ng ice cream na kawarsa. Takulad black pa, kawarsa ice cream. Ito ba yung pinakamasarap na ice cream ng Canada? Ay, masarap naman niya. Ano? Parang nakalam ako, mas masarap pa sa Magnolia eh. Sa totoo lang, masarap nga. Episode 30, ito tayo ngayon. At ang ating guest ay itong batang-batang si Oren. Ilan taon ka na? 13. Ako, pinayagan ka pa ng magulang mo na mag-guest? No, I decided. Oh, you decided? Are you okay to... Yeah. Okay. Pero kailangan, pinayagan ka pa rin ng magulang mo eh. Elsa, kailangan na bigyan mo siya ng permit dahil siya minor, okay? Oh, it's okay. I gave him the permission. Okay. Mga katrina, maigil ako. Sigurado. Anyway, Oren is 30 years old. Ikaw ba yung pagka-high school na? Yeah. Okay. Nakaka-IDT pa ng Tagalog? Yeah. Malaki, maliit, kapraso lang o ano? Little bit? Yeah. Little bit, okay. Anong Tagalog? What is the Tagalog of ice cream? I don't know whether this is right, but kung alam nyo, paki-comment, pero alam ko Tagalog ng ice cream is sorbetes. Have you heard that? Yeah. Sounds familiar? I've had it before. Mm-hmm. Okay, anong Tagalog, ang tawag dito sa Tagalog? Kutsara. Para? Teaspoon, kutsara. Kutsarita. Kaya, alam pa niya. Ano ang Tagalog ng ano? Ng sweet? Matamis. Good. Mga kapatid, mayroon pa siya naiintindihan konti. Anyway, he can understand Tagalog, but yung kanyang pagkasalita is nagiging medyo challenging na. Do you read your Bible? Yeah. Mm-hmm. Because we have like PBE every year. Okay. So that's PBE. That's what is PBE? The Pathfinder Bible Experience. Pathfinder Bible Experience. So you have like Bible questions and everything? Oh, okay. That's good. So parte ka ng PBE? Yeah. Okay, nakamaganda mga katrigo lang. Ibig sabihin talaga niya, nagbabasa ng Bible. Meron ka bang paboritong ano, Bible character? I like them all. You like them all? I like them all. Mm-hmm. I will give you a name and tell me something about him or her, okay? Moses. Moses, brought God's people out of Egypt. Okay, good. Out of slavery. Okay. David. He slayed Goliath. Uh-huh, okay. Job. Job, can I say about his wife? About his wife? About his wife? Yeah. What's that? She turned into a pillar of salt. Oh, that's a lot. Oh, shoot. Redo. No, it's okay. Oopsies. Okay. I forgot about Job. Okay, all right. Redo it. It's all right. Noah. Okay, he built the ark with... Okay. Samson. Oh. Strong. He's strong. Okay, good. Yeah. Great. Daniel. Oh, Daniel the lion's den. Ayon, all right. And his three friends. Say something about them. They refused to bow down to the statue of Nebuchadnezzar. Okay, very good. Yeah. Bibigyan kita ng pinakamahirap. I don't know whether you hear it or not. Meher Shalal Hasmas. Why? That is the longest name in the Bible. I don't know much about him. I have to read it yet. But Meher Shalal Hasmas is the longest name in the Bible. Yeah. And there's one more. Last. Eutychus. Eutychus, you don't... Yeah, not many people know him. But mga katrivia, ito po si Eutychus. Eutychus, he is a friend of Paul. Apostle Paul, you know Apostle Paul, right? And one night, when Paul was preaching,
You know what happened to Tingus? He's sitting on the window on the third floor and he fell asleep. So he fell down from the third floor to the ground. Yeah, that's happened to him. Dead. On the spot. But you know what? All because of the power of God, he was able to brought him back to life. Read that. That's a very it's short, but it's a good story. You know what? What is the lesson in that? You go to church. So when you go to church, don't sleep. Don't sleep on the sermon. Nakaw mga kapatid, ayan. Pag ho kayo nag-aanto sa church, kung saan man church kayo pupunta, ay inyong alalahanin si Yutikus. Anyways, mga trivia. Ay, bibigay po natin sa kanya ang mga katanungan. Ngayon pong episode na ito, meron po tayong three categories. Disarray, dalawa. Math concept, isa. At saka dalawang biblical buktungan. And because it is very challenging for him to have it in Tagalog, so yun pong ating biblical buktungan. We made it in English, so we call it now Biblical Readings. Pero bago po yun, atin po munang tingnan yun pong ating nakalipas na mga guests. Kayo ba'y handa na? Nasagutin. Ayan, handa na rin sila mga katribya, ha? Tingnan natin kung sino bang marami nasagot? Si Mister, si Mrs.? Si Mister. Pag yung mga bagay na hindi karaniwan, si Mister ang tagagawa. Pag yung mga bagay na karaniwan ginagawa, si Mrs. ang tagagawa. Tama ba yun? Tama rin ba si Mrs.? Ayo. At saka may tanong ko sa inyo, bakit ang tawag sa Mrs. ay may bahay? Siya lang ba may-ari? Di ba sa Tagalog, ang aking may bahay? Siya lang ba may-ari ng bahay? Naitanong niyo ba yun, bakit si Mrs. may bahay? Mahirap na tanong. Ako mga katrivia, yun yung assignment namin sa inyo, baka mayroong gusto mag-comment. Bakit ang Mrs. ay laging tinatawag na may bahay? Ibig ba sabihin, siya lamang ang may-ari ng bahay? Parang hindi naman yata tama. Yung commander, naiintindihan ko pa dahil talaga mayroong babaeng asawang Mrs. na kwan eh. Palautos, ano? Yan. Kaya commander ang tawag, kumandang-kuman. Naiintindihan ko yun. Pero yung may bahay ay parang hindi ko maalaman kung bakit saan kinuha yung salitang may bahay. Hindi po natin pag-uusapan yan tungkol sa mga may bahay na iyan. Atin po pag-uusapan ang sagot ng mag-asawang ito. Okay. Yung unang katanungan last week, he comes late. Patinan po nyo sa screen yung ating katanungan last week. May sagot kayo doon o wala? Ah, wala rin sila sagot. Ako, mga katrivia. Mukhang hindi magandang pangita ito ah. Ang unang tanong ay wala sagot. Pero eto. Hindi po ako magaling sa English na... Ayun! O sige. Mga katrivia, tinan po ninyo yung screen. Yun pong he comes late. Ito po yan. Metusela. Yeah. Oo, oh, di ba si Metusela? Now, sino ba si Metusela? Kilala mo si Metusela? Yeah. Siya yung tao na pinakamahabang buhay. Ayun. Metusela. Actually, mga katrivia, ito ho. Si Metusela nabuhay lang 969 years. Imagine, kulang 1,000 taon. Panako, napakaganda na. At ako, ito po isang bagay pa. Ito kasi ay nababasa natin sa ibang mga aklat pero hindi sa Bible. Alam nyo ba ang ibig sabihin ng pangalang Metusela? Mga katrivia, ito ho. Ito hindi talagang napakaganda yung timing nito. Ito hindi nagkataon sapagkat ito, kaya sabi ko, is God is a God of order. Talagang He knows the time. Alam niya talaga. Alam niyo ba ang ibig sabihin ng salitang Metusela? Ang Metusela, ibig sabihin niyan ay at his death, the coming forth of many waters. At alam niyo, mga katrivia, ito pa. At alam niyo ba kung kailan namatay si Metusela? Yan ay noong the same year na dumating ang baha. Yun ang kanyang eksaktong kamatayan. Nako! Ayan ho ay... Ipapakita ko sa screen yung computation, paano ko nag-come up doon. Tingnan nyo sa screen, lalabas dyan. Ilang taon, may mga Bible verse na sumusuporta dyan. At para natin malaman, tingnan nyo sa screen, ipapakita ko yan. Habang sinasabi ko ito, yung Metusela ay siya po'y namatay noong eksaktong dumating ang baha. Eksakto yan, hindi yan nagkataon. At ang kanyang pangalan mismo, tumutukoy doon. Di ba? Napaka makapangyarihan ng Panginoon. Ganong bagay, di ba? Hindi siya coincidence, tulad na sabi ni Monet, di ba? Talagang yun nagsisilbing warning sa mga tao na may darating na something. Di ba? Dapat ay maging handa. Kaya naman si Noah, mga katrivia, 120 years siyang nangangaral. Sinasabi sa mga tao na magbalik loob sa Diyos dahil may darating na baha,
Naghahanda kami ng daong para masakyan ninyo, pero mga tao na may siya inilipak lang ng nilipak, ayaw na nangyari. Patay sa lunod ang mga lukuluko. Diba? Ay kung sila'y nakakinig noon, ay hindi sila'y naligtas. Ayan. Talaga ngayong unbelief or disbelief ay malaking factor, no? Sa buhay. Anyways, question number 2. Has groom do random? Yan ang ating question last week. Daw mga katribya, baka meron kayo sagot. Pero tingnan natin kung tama sagot nyo. Has groom do random? It will come up to Sodom and Gomorrah. Oh boy. Ayan, ako. Yung Sodom and Gomorrah, mga katribya, ay yan ho ay lugar na napakamakasalanan. Saan ba yan makikita? Tinahunin yung Bible book at saka po yung chapter at verse. Ayan po sa screen. Tinan po ninyo. Nasaan yan? Ito yan. Ito. Yan, yung Bible book na yan at saka verse na yan. Nandyan po yung kwento ng Sodom and Gomorrah. Ano ba nangyari dyan? Ako, napakaganda ng pangyayari dyan. Hindi maganda sapagkat may nagkamatay, kundi maganda dahil makikita natin kung paano ang katwiran ng Diyos o yung fair judgment ng Panginoon ay naibibigay niya doon sa mga tao. No? Talagang ako, at yung provision ng Panginoon pati sa kanyang mga anak ay napakaganda. Ha? Masahe. Di ba? At yung napakatibay din ng masahe, very firm din ang mensahe na sa bawat pagsuway mo sa kagustuhan ng Panginoon ay talagang meron niyang katumbas na hindi natin inaasahan. Consequences na hindi maganda. Nako, kayo na hong bumasa. Gusto ko mang ikwento sa inyo, pero gusto ko kayong makadiscovery kung ano bang meron doon sa Sodom and Gomorrah. Nako, mga katribya, parang hindi magandang pangitain ito. Ay 2 out of 5. Dalawa ang mali, ano? Tingnan natin. Ilan kaya kanila magiging tama? Next question. Di natuloy planong murder, abandonment, napigil din, nagkasundo sa human trafficking. Kaya nako, sino kaya, ano naman kaya ito? Sari-sari ng kalukuhan ito. Puro mga labag sa batas yan. No? Murder. Abandonment. Tapos yung human trafficking. Ito talaga yung sari-sari ng against the law. O sige, may sagot pa kayo doon? Joseph's brother. Ayun! Si Joseph at saka Joseph's brother. Sila sangkot-sangkot na sila doon. Ano? Actually, ang biktima roon talaga si Joseph. Pero ang mga suspect talaga, proven beyond reasonable doubt. Ha? Hindi lang mas na-suspect talaga sila. Proven beyond reasonable doubt ay yung kanyang mga kapatid. Parang napakasamang pangyayari. Siguro kalungkot mo sa ama, ano? Kapatid. Akalain mo yung magkakapatid eh. Ako pero mga katribi, alam nyo ba kung bakit? Meron ko kasing dahilan niya. Hindi ko naman sinasabing tama ang ginawa ng magkakapatid. Pero ito kasi si Joseph ay paborito ng kanilang ama. At yun ay pinapagkaingitan ng 10 niyang kapatid. Kaya sila nakagawa ng ganong drastic na pangyayari, drastic measures. Sa kabilang banda ay firmly believe na yung human trafficking ay nagginamit ng Panginoon bagaman hindi yung ginusto ng Panginoon. No? I believe hindi yung ginusto ng Diyos. Pero ginamit yung pagkakataong yon para si Joseph at the later part of his life ay maging bahagi ng pagliligtas ng kanyang pamilya. Diba? Naku, mga katribya. Napakakulay ho na kwento ito. At actually, maraming mga tao nakausap natin, naging guest natin. Si Joseph ang paborito. Kayo ba pala? May paborito kayong mga Bible characters? Daniel. Ah, si Daniel! Kaya pala Daniel ang pangalan mo sa anak mo? Yes. Ah, oh, inaintindihan ko kasi na. Kasi yung Book of Daniel, dyan po nag-umpisa na nagkagusto na basahin ang Biblia. Apa! Ay talagang... Ngayon ko naintindihan, kasi yung mga katribya, nakilala kayo ng anak na ilang taon na ba yan? Parang 9 years old, ano, batang lalaki. At pangalan ni Daniel. Pero hindi ko alam na yung palang dahilan. Napaborito pala ninyo mag-asawa, si Daniel. Yung Book of Daniel, particularly. At saka yung character ni Daniel. Aha. Kaya nga ninyo ipinangalan yung anak mo. Ay, talagang... Patience. Ayun. So, nagustuhan yung patience si Daniel at yung kanyang strong faith. Ay, nako! Kayo natutuwa doon sa mga taong ipinapangalan ang anak sa Biblia. Dahil sila ay na-inspired ng isang tao sa Biblia. Yun ay napakaganda. Kasi yung pangalang Daniel, hindi sabihin is, God alone is my judge. Aba, yun. Tama yun. Alam niyo ba, kayo merong kakilala? Merong dalawang anak, babae at lalaki. Ang lalaki ay Jelome. Ang babae ay Jesame. Alam niyo kung bakit Jelome at Jesame? Yung Jelome, yun ay ibig sabihin, Jesus loves me. Jesame is Jesus saves me. Nako,
Ayun magkapatid, pasensya na ha. Hindi naman, hindi ko naman sinabi yung apelyido, pero ginamit ko inyong pangalan dahil nakaka-inspire yung kanilang pangalan eh, di ba? The fact na ipinangalan mo yung ganung bagay sa mga anak mo is because you experience something extraordinary. Kaya mo nagawang ipangalan sa kanila. Di ba? At nakakatuwa, nakakatuwa yung mga ganyan. Talagang ano, Jesus loves me, Jailo me, Jesus saves me, Jesus me. O, kita mo? Sa inyo naman ay Daniel, talagang the name itself, dahil gusto ninyong siguro, gusto ninyong ma-emulate ng inyong anak, yung karakter ni Daniel, tama ba? Ayun, ako na, pakaganda. Ito, ayan, speak up Daniel, o, ito si Daniel. Pwede ka ba, can we see you in the camera? Say hi. Just say hi. Ako, mahihiyain po yata sa camera. Anyways, lumapit sa nanay niya. Okay mga katrivia, ito yung pang-apat na question natin last week. Iniwan ni Mister, itinaboy ng biyanan, sinalo ng bayaw sa pinsan. May sagot kayo dyan? Hindi sigurado, pero ang sagot ko is si Ruth. Ah, hindi ka pa sigurado nun? Naku mga katrivia, ano kaya yung hindi sigurado? Yung kay Check or X? Tinanong natin, no? Dahil ang kanyang kasagutan na si Ruth ay isang malaking, malaking check. Tama yon, check yon, check. Kasi iniwan ni Mister dahil si Ruth namatay yung kasawa niya. Tapos, yung kanyang biyanana, si Naomi, babalik na sila sa Judah, no, sa Israel. No. Sabi niya, umuwi ka na. Kasi si Ruth, hindi naman yan Israel. Sa Moabite. At ako mga katrivia, yun, saan ba nang galing ang lahi ng Moabite? Ako, kaya ang Biblia ba yung napakarami. Dahil pag napag-iintindihan nyo yung mga lahi-lahi na yan, at paano sila magkakakonekta, ay talagang mamamangha kayo sa pagkakasulat ng Biblia. Napaka-precise. Yun yung kwento ni Ruth. Ano ho? Yun yung kasing si Ruth, meron niya sarili siyang, ano, meron siyang sariling aklat. Ano? Doon niya yung basahin. Dahil yung kanyang karanasan ay napakaganda doon sa aklat ni Ruth na yan. Yung buong aklat ni Ruth. Okay mga katrivia, ito na. Ang ating huling question. Meron na kayong dalawang tama at saka dalawang mali. So, ano kaya yung pangatlo? Tama pa kaya ito? O mali kaya ito? Ano? Exciting ito dahil 2 and 2 eh. Medyo malala natin. Magiging 3 ba? Try. It's a try. Or it's... Eh, hindi wala naman 2 and a half eh. So hindi sabi hindi maging tie. Ano? O talaga merong... Ano kaya? 2 or 3? Ang kanilang magiging score. Sana 3. Ano? Tingnan natin. Question number 5. Ito. Look out ni baby. Referrer ni mami. Choir director ng lumaki. May idea ko sino? Sigurado pero... Jehoshaphat yung ano po, nakita ko. Jehoshaphat? Oo. Okay. Kumporme ka ba sa sagot ni Mister? Ng Jehoshaphat? Ayan. Mga katribya, ano kaya? Check or X? Nako, eto na. The moment of truth. Isang malaking, malaking X. Sino po? Ang sagot dyan, si Miriam. Kapatid ni Moses, di ba, look out the baby. Nung siya nasa, pinalutaw sa tubig, di ba siya nag-ano? Bakit naman referrer ni mami mga katripe? Di ba sabi ng prinsesa, hanapan mo ako na mag-aalaga, inirefer niya ang kanyang mami. Paano yung ano? Choir director nung lumaki. Dahil during yung pamunta nila ng ano, ng Canaan, siya ang nagsilbing choir director. Choir director talaga siya noon. Kasi nakita ko si choir director si Jehoshaphat. Nalalang yung war. Ah, oh, pwede rin, pero hindi naman siya naging lookout eh, di ba? Yun lang, yun look out the baby, referrer ni mami, yun si Miriam. Wala, wala sa isip ko si Miriam. Nasa alaman yung kwentong yan ni Miriam. Yan ho ay makikita nyo dito ulit sa aklat na ito. Ayan, sa screen, tingnan ninyo yan. Dyan ho ninyo mababasa. Alam nyo, maraming contribution, sa totoo lang si Miriam, maraming contribution. Parang she is working behind the scenes. Sa leadership ng Moses. Marami yan na ginawa. Isa nga dyan, pagiging choir director. At malaki naging papel niya ha, sa buhay ni Moses kasi siya naging lookout. At ang dahilan, kaya... At matalino si Miriam, mga katrivia. Imagine, di ba? Kaya itinago. Siya pang nag-dress. I know. Di ba? Kaya siya itinago dahil merong decree na papatay yung lahat ng mga bata. Itinago niya sila sa tubig, pinalutang doon. No, ngayon, Miriam is very smart and I believe it is because siya ay kumbaga, guided by the power of God, no? Instead na siya matakot, nung makita niya na nakuha ng prinsesa yung bata, si Moses, ano sabi niya kagad? Oo, di ba dapat? Brave. Oo, brave siya. Kasi kung face iba yon,
iba yung tao, kung hindi yun, kung walang pananampalataya sa Panginoon niya, si, si Miriam, ang natural tendency magpanik. Naku po! Ay, ito na ang hari, eh, patay na si Moses, tambay kang Moses. Pero siya, nakaisip agad ng paraan. Ay, teka, I have to find a way. Masasabi niya, gusto niyo bang hanapan ko na mag-aalaga? Di ba? At ang inirefer niya ang kanyang ina. Oh, are they safe na safe? O talaga nga namang, ganun mga katribya, ganun gumawa ng kamaraanan ng Panginoon. It is beyond expectation. Who would have thought na yun ang kalalabasan ng pangyayari sa buhay ni Moses, and on the later part, ay siya ang maglalabas na doon sa ano? Sa Egypt, ano? Di ba napakalako? Mga katribya, yun ang Bible ay punong-puno ng mga inspiring stories. Ang kanilang final score, 2 out of 5. Ito na po yung mga question na hindi pwede natin kayo rin. Pero bago ko ibigay, siyempre, dahil ito kahit hindi masarap, ay susunod ko na pa lang isa. Pero ano, parang mayroon siyang chunks. Wala yung chocolate. Parang cheap siya lang. Chunks yung nakakala. That's, anyways. Mga trivia, ito na. Pating tatlong categories, 5 questions. Category number 1. Disarray category. Atin pong tingnan sa screen, nakasulat po yan. Top, this job, then. Nako, nakuha kaya yan ni Oren. Pangalawang category, atin pong tingnan. Hiker and dog. Yan. Tingnan po niya dito sa screen nila. And. Letter N. Hiker and dog. Ito po yan. Tingnan niyo. Yan po yung ating dalawang question para sa ating disarray. Next, math concept. And this is question number 3. 6 letters. 1, 2, 3 is the start of a countdown commonly heard from Filipino mothers when they ask you to do something right away. Ako, ano kaya yun? So, yung mga nanay, alam na alam ito sigurado. 3 and 4 is the intelligence demonstrated by machines or computers. So meaning, hindi galing sa tao, no? 4 and 5 is a code of a U.S. state. Ayan. 52 lang yan, so madali yung mahanap yan. 5 and 6 is a unit of electrical charge. So yun po yung ating first 3 questions. Pupunta lang po tayo sa ating biblical bugtungan, or in English, biblical riddles. Now ito po yun. Never had milk teeth, never been breastfed. Yan po yung pang-apat na question. Agad po yan ang biblical riddles. Again, never had milk teeth and never been breastfed. At ang panglimang question para kay Oren, ito. Blinded by light to see the light. Ayan, ako, puro light yan. Ha? Maliwanag na maliwanag yan. Then puro light. So, yun po yung ating mga katanungan para kay Oren. And we will see next week if he will be able to answer those 5. At syempre po, bago po kami magpaalam, ako, isang subo muna ulit. Bago magpaalam. Harap. Ang aming paboritong linya na ang taong ako, inumutuloy ako nasamit ako na ang taong mahilig magbasa ay siguradong marunong bumasa. Marunong. Can you say that in English, the whole thing? A person who likes to read knows how to read. Okay, perfect. At syempre po, on a serious note, syempre naman ang tao pong nagbabasa ng Biblia may natututunan na maganda. Can you say that in English? A person who likes to read the Bible learns good things. Okay, perfect. Paalam na po, mga katribya. But they who wait for the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40:31.